Nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Nako, nung huling pinag-usapan namin to dyan sa lalawigan po ng Batangas. Sunod-sunod po yung mga comment at may nagtatanong po sa atin. Si Congresswoman Vilma Santos Recto ba ay tatakbong gobernador adyan po sa lalawigan po ng Batangas? Eh kasi may mga naglabasan pong survey dyan sa lalawigan po ng Batangas ay yung mga tatakbo, yung mga aspirante sa pagkagobernador. Si Vice Governor Mark Leviste ay nakakuha po ng 29% at si Ate B, 25%. At saka si Vice Mayor Jay Manalo Ilagan, nakakuha po ng 15%. Si dating mayor at dating congressman ng Portales, ito po si Mike Rivera, ay nakakuha po ng 8%. Si Kapitan Walter Osaita, ay nakakuha po sa pinakamababa na percent o na 3%, mga kaibigan, ha? Nag-ikot po kami kamakailan dyan sa lalawigan ng Batangas. Napakarami na po mga billboard. May nakalagay po doon, Mike Rivera, gobyernong mapagkakatiwalaan. Kaya ang usap-usapan po ngayon, adyan po sa lalawigan ng Batangas, si Vice Mayor Jay Manalo Ilagan, at saka si dating Mayor at Congressman Mike Rivera, sila po yung maingay. Sila po yung magsasalpukan. Sa madaling salita, parang sila po yung maglalaban eh. May mga nagsasabi. E teka, Karex, tahimik lang ang kampo. Ni Congresswoman Ate Vilma Santos sa Recto. Tama. Eh kasi kamakailan, diba binasbasan daw po ni Secretary Ralph Recto. Ito pong si dating mayor ng Padre Garcia at dating one-car partylist na si Congressman Mike Rivera, natuloy daw ang kanyang pagtakbo bilang gobernador dyan sa lalawigan po ng Batangas. Aba, hindi biro. Kapag ka ikaw po naging gobernador dyan sa lalawigan po ng Batangas, aba, napakalaking probinsya po niyan. At sa isang open forum, mga kaibigan, may nagsend po sa atin na isang link. Masyado na raw pong binabanatan. Winawasak po yung pagkatao. Ani dating Mayor Padre Garcia Mike Rivera, yung kanyang planong pagtakbo bilang gobernador dyan sa lalawigan po ng Batangas. Bukas po ang aming text line mula dyan sa lalawigan ng Batangas, 0927-861-1921. Mas interesado kami, Karix, na suportahan si Vice Mayor Jay Manalo Ilagan. Sabi ho ng Tagalipa City, Batangas. Mula naman dyan sa Tanawan City, survey lang yung Karex kung 29% si Vice Governor Mark Leviste. Bakit mas interesado ang taong bayan dito sa lalawigan ng Batangas na umupong bilang gobernador si Mike Rivera? Ha? Ganon? Hindi, yan naman ho eh. Kumbagay, malaya po kayong pumili. At napakalayo pa. Meron pang August, September, halos nasa 2 months pa bago po yung filing doon po sa midterm election. First week po ng October, magkakaalaman po yan kung talagang tutuloy sa pagkagobernador si Congresswoman Vilma Santos Recto. Kasi grabe na po ginagastos po ni Vice Mayor Jay Manalo Ilagan, hindi po biro. Araw-araw na po siyang nag-iikot. Lahat ng municipality, bawat barangay, abay iniikot na po ng mama. Si dating congressman at mayor Mike Rivera naman, kumbaga sumasabay din po dun sa ikot ni Jay Manalo Ilagan. Sa kampo naman po ni Congresswoman Ate B, si Congresswoman Vilma Santos Recto, tahimik lang pong gumagalaw. Ito naman po si dating Mayor Mike Rivera, abay pinanghahawakan po niya yung pagkaka-endorse sa kanya bilang susunod na gobernador, yung binanggit po ni Pinansa Secretary Ralph Recto. Parang yun yung pinanghahawakan umama eh.
Eh teka, binasbasan ako ni Ralph Recto eh. Paninindigan ko na. Yung pag-iikot dito sa Batangas, at sa tingin ko, malaki magagawa ko yung pagbabago. Ngayon, sa kampo naman po ni Vice Mayor Jane Manalo Ilagan, kahit na walang magbigay ng go signal doon sa mama, lalaban po siya bilang gobernador. At napakalaki na po ng ginagastos ng mama. Ah, hindi na po biro, ah. At dyan sa lalawigan po ng Batangas. Kaya itong lumabas po na survey na sa 1,250 respondent na nagsasabi, 29%. Eh dito po kami kay Vice Governor Mark Libiste. At ang 25% kay Vilma Santos Recto. Si Jay Manalo Ilagan, meron pong 15%. At itong si dating mayor po ng Padre Garcia na si Mike Rivera, meron pong 8%. Nasa 1,250 respondent po yan, ha? Kung kayo tatanungin dyan sa lalawigan ng Batangas, sino ang susuportahan nyo? Sa darating po na midterm election, si Mark Libiste, si Vilma Santos, Jay Manalo Ilagan, Mike Rivera, at Walter Osaita, ha? Kasi ang nagiging labanan po dito, kumbaga ho sa sultada, ang inaabangan yung banggaan Jay Manalo at saka Mike Rivera. Ang tanong po ng taga Batangas, eh teka Karex, hindi na po biro ang inuubos po nilang pera o pondo sa pag-iikot dito po sa lalawigan po ng Batangas. Eh ang tanong, ano po kakayahan po nila? Ano gagawin nila? Kung sakaling sila po piliin po ng taga Batangas na umupo bilang gobernador, ha? Nako, napakalayo pa niyan. Ito, pahabaan po ito ng kaban. Pahabaan po ito ng PC, itong labanan na ito. Diyan sa lalawigan ng Batangas. Si Vice Mayor Jay Manalo Ilagan, talagang malaki na po ang nagiging kapital. Doon po sa pag-iikot, ha? Ito, sabi naman po ng isang texter natin. Karex, dito po kami sa Padre Garcia. Siyempre, number one sa puso namin. Ang gobyerno mo pagkakatiwalaan na si Mike Rivera. Natural. Taga dyan kay. Dito naman kami, Garek, sa Tanawan City, Batangas. Ha? Silent lang po kami. Alam na po namin kung sino po susuportahan. Ha? Doon po kami sa meron na pong napatunayan. Ha? At meron pong koneksyon sa national government. Ha? Nako, sa punto mo. Parang si ATB, ha? Ang aming text line, 0927-861-1921. Siguro sa mga susunod, kausapin nga po natin na si Vice Mayor Jay Manalo Ilagan, si dating mayor at congressman po ng party list na si Mike Rivera. Etong dalawa ang pinakamaingay na maglalabanan eh. Pero may mga bumubulong sa atin na antabay kayo. Sa first week po ng October, meron po magpapile. At sayang lang ang oras at ginastos ng mga nauna at dyan sa lalawigan ng Batangas. Ha? Magbabalik po kami. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air.